Napakalaki ngayon ang problema ng Iran sapagkat sa pagsusuporta nito sa militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas, ang mga bansang tinaguriang industrial nation ay galit na sa Iran at nagbabala pa sa pagsusuporta nito sa Hamas. Ang mga bansang ito, yun yung mga bansang tinatawag na Group of Seven or G7. Ang mga bansang nabibilang sa G7 ay France, Germany na dating kalaban ng Israel, Italy, Japan, the United States, United Kingdom, at Canada. Ang mga bansang ito ay mga mataas ang antas sa ekonomiya. Nagalit na ang mga bansang ito sa Iran at binalaan pa na ihinto na ang pagsusuport nito sa Hamas at Hezbollah. Hindi lingid sa kaalaman ng buong mundo na ang Iran ay nagkakanlong ng mga militanteng grupo. Ito ay upang depensahan ang kanilang bansa. Bilyong dolyar ang inilalaan ng Iran upang ipangtustos sa Hamas, sa Hezbollah, sa Houthis at mga resistant group na nasa Iraq at Syria. Marami tuloy ang mga nagsasabi bakit sa dinami-dami ng pwedeng suportahan, bakit ito pang mga militanteng grupo? Hindi na aaksayahan ng pera ang Iran para lang ipangtustos sa mga militanteng grupong ito upang pulbusin ang Israel. At sa pagkamatay ng pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar, sabi ng Israel at ng Vice President ng United States of America na si Kamala Harris, it is a turning point. Ang tinutukoy nito, ang pagkamatay ng leader ng Hamas. Sinabi naman ni Benjamin Netanyahu na ang mga Palestino ay nakawala na mula sa kamay ng Hamas. At alam niyo ba mga kaibigan na sa pagkamatay ni Yahya Sinwar, nagsagawa ng pinakaunang speech ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei na lubha namang ikinagalit ng maraming bansa. Bakit? Dahil sinabi ni Ayatollah Khamenei na ang Hamas ay mananatili pa rin buhay o magsusurvive pa rin ito kahit na wala na si Yahya Sinwar. Hindi ba't kung ating pagtutuunan ng pansin ang statement ni Ayatollah Khamenei, maraming mga usapin ang nakapaloob dito. Pero bibigyan ko lang kayo ng dalawang bagay. Una, sa sinabi niya na magsusurvive pa rin ang Hamas, ibig sabihin sa pagkamatay ni Yahya Sinwar ay hihirang ito uli ng kapalit ng kanilang leader. At ang pangalawa, siyempre, upang magsurvive ang militanteng grupong ito, kailangang may support, may financial. Kaya marami ang naniniwala, kasama na ang G7 na naggalit sa pahayag ni Ayatollah Khamenei. Kaya nga, nagbabala ito na ihinto na raw ng Iran ang kanilang pagsusuport sa Hamas, hindi lang sa Hamas, maging sa Hezbollah. Kayo mga mahal na kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa statement ni Ayatollah Khamenei? Of course, galit na galit dito ang United States of America at ang United Kingdom. Bakit? Sapagkat ang Hamas at Hezbollah ay tinagurian na ng Western countries na mga terrorist. Now, can you imagine a nation supporting a terrorist? Well, magkaiba siguro ang mundo ng ibang mga tao na sumusuporta sa Hamas dahil ang mga sumusuporta sa Hamas, hindi nila ito tinatawag na terrorist, kundi mga freedom fighters daw kasama na ang Hezbollah. Pero yun nga, sa gobyerno ng Amerika ay tinatawag itong terrorist. Kaya galit sila, bakit susuportahan pa rin ng Iran ang Hamas? At dahil dito mga kaibigan, alam nyo kung ano ang ginawa ng United States of America? Nagdagdag pa ito ng sanctions sa Iran. Kaya dagdag ito sa pahirap na sitwasyon ng Iran. Dahil ang Iran ay matagal na nga na hindi pa nakaahon sa mga sanctions na ipinataw sa kanila. Ito nga ang dahilan ni Masoud Pezeshkian kung bakit nais niya na makipagkaibigan sa Western countries, lalo na sa Amerika. Dahil gusto niya na makaahon ang Iran sa kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa Western countries, nang sa ganon, i-lift ng mga bansang ito ang sanctions laban sa Iran. Pero tila malabo itong mangyari sa dalawang factors. Una, sa conflict ng Israel at ng Iran. Of course, mas kakampihan ng Amerika ang Israel. Katunayan, nagpadala pa nga ang United States of America ng karagdagang troops sa Israel at ang tinatawag na anti-missile o may kakayahan na mag-intercept ng mga ballistic missiles ng Iran. Ito yung THAAD.
At ang pangalawang faktor, ito nga ay ang pagsusuporta ng Iran sa mga militanteng grupong ito. Ang naturang mga pahayag ng G7 ay isinagawa sa isang summit sa Italy. Dito ay kanilang tinalakay ang pangyayari ngayon sa Gaza, kasama na ang pangyayari sa Lebanon. Pero ang talagang pinagtuunan ng pansin ng G7 ay ang pagpapakawala ng mga hostage na hawak ng Hamas. And of course, ang ceasefire at ang pagpapadala ng mga humanitarian aid sa Gaza. Kasama ring tinalakay ng G7 ang kanilang pagkadismaya sa kaliwat ka ng complain ng UN Interim Force sa Lebanon dahil may mga staff daw na nalalagay sa danger bunsod ng airstrike ng Israel at ang kanilang ground operation sa Southern Lebanon. Pero hindi maikakaila mga kaibigan na merong mga matataas ng leader sa G7 ang ikinatuwa ang pagkasawi ni Yahya Sinwar, kapwa Vice President ng Amerika at presidente nito. Nag-congratulate pa kay Benjamin Netanyahu sa pagkamatay ni Yahya Sinwar. Sinabi pa nga ni Kamala Harris, malaking pagbabago ang mangyayari sa Gaza dahil sa pagkamatay ni Yahya Sinwar. Nais rin ng G7 na pahintuin ang Israel sa kanilang pag-atake sa Lebanon dahil nababahala sila dahil sa pag-akyat ng numero ng mga casualty sa Lebanon. Sinabi na rin kasi ng Israel na hindi sila hihinto sa pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon hanggang sa kanilang maubos ang grupong ito. Katunayan, meron na nga sanang pagkakataon na magkakaroon ng ceasefire ang Israel at Hezbollah dahil noong mga nakaraang linggo lamang, ang Hezbollah ay tumutulong na sa gobyerno ng Lebanon para sa isinasagawang ceasefire. Sa loob ng 10 araw na pag-atake ng Israel sa Hezbollah, malaki ang naidulot na pinsala sa Lebanon, kasama na ang pagkasawi ng maraming leader ng Hezbollah, kasama na si Hassan Nasrallah. At dahil doon, ninais na ng Hezbollah na magkaroon ng ceasefire. Pero hindi ito nangyari. Marami ang mga nagsasabi na sa statement ni Ayatollah Khamenei, mas pinahihirapan ito ang kanilang bansa. Dahil maliban sa mga sanctions ng United States of America sa Iran, kung magpataw na rin ng sanctions ang iba pang mga bansa na kasapi sa G7 laban sa Iran, ay talagang napakalaking epekto nito sa bulsa ng Iran. Of course, marami sa mga produkto ng Iran ang hindi natatangkilikin ng maraming mga bansa and mawawalan na ng trabaho ang maraming mga tao. Apektado nito ang kanilang ekonomiya. Kaya marami ang mga nagsasabi, upang umangat ang ekonomiya ng Iran, ay ihinto na nila ang kanilang pagsusuporta sa mga militanteng grupong ito. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo dyan? Ipaalam ang inyong mga opinion dyan sa comment section.